naglalakihang mga bilen, makukulay na pailaw, sayawan at kantahan. Ganito ipadama ng mga Tarlakenyo ang Pasko sa pagdiriwang nila ng Belenismo sa Tarlac ngayong taon. Aabot sa 36 na mga kalahok ang sumali ngayon mula sa samot-saring bayan sa Tarlac. Sa Bayan ng Concepcion, modernong bahay kubo ang kanilang disenyo. Ang Belen ng Tarlecoan, gawa mula sa mga patapong mga equipment at lumang mga uniforme ng kanilang mga linemen. Binibigyan pugay po natin ang ating mga lineman na buo ang loob para gawin ang kanilang sinumpaang trabaho bilang lineman para mapanatili po natin yung kaayusan ng mga linya at kuryente po ng Tarlac. Ang Belen naman ng St. Catherine of Alexandria Parish sa Gerona, Tarlac, disenyo nito ang singkaban o mga kiniskis na kawayan. Kung mapapansin niyo po, natural color lang siya. Wala siyang color. So, opo, yun po talaga, lumalabas yung natural na ganda niya. Ang Bayan ng Anao nais muling sungkitin ang kampyonato ngayong taon. Tema ng kanilang Belen ay birthday cake na simbolo ng pagdiriwang ng kapanganakan ni Hesukristo. It's a sign of celebration. So, hopefully, mag-grand slam kami para meron kaming celebration. Kaya yan ang ginawa po namin ngayon. Alpas o pagbangon at paglaya naman ang mensaheng nais iparating ng Belen ng Mongkada. Ginamit nila sa paggawa ng kanilang Belen ang samot-saring recycled materials. We have passed the COVID, we have passed all the pandemic and all the many problems that came up the previous years. Tema naman ng Belen ng Victoria Tarlac ang Holy Spirit na sinisimbolo ng malaking ibon. Tad-tad naman ng mga parol at mga pailaw ang Belen ng San Isidro Parish sa Bayan ng Pura Tarlac. Bukang liwayway naman ang tema ng Belen ng Bayan ng Ramos. Halos 2 buwang ginawa ng bayan ang Belen na gawa sa recycled plastic bottles. Yung bukang liwayway na tinatawag namin sa aming lengguwahe na Bannawag na sumisimbolo sa liwanag ni Kristo na parang new day, binibigyan tayo ng chance para simulan ulit ang araw natin. Sa bayan naman ng San Clemente, ang kanilang Belen hango sa bangkang pangisda. Habang naglalayag tayo, mararanasan yung mga struggles natin sa buhay. Ganun din, pag nasa atin si God, parang lahat magiging payapa tayo, magiging okay tayo. Ang Belen naman ng Tarlac City, agaw pansin ang pailaw sa daan at ang Belen nilang gawa rin sa samot-saring recycled materials. Ang Belen naman ng Capas Tarlac, hango sa merry-go-round. Agaw pansin naman ang Belen ng AFP na mayroong 3 palapag at gawa ito sa kawayan, pamaypay at samot-saring recycled materials. Ikinatuwa ng Tarlac Heritage Foundation ang pagkamalikhain ng mga kalahok na patunay na buhay pa rin ang Belenismo sa Tarlac. When you first came, maliliit. Ngayon, ewan ko, ang dami kong malalaki. So, I guess, lumaki, they're more comfortable competing with one another and they have confidence displaying the art of making Belen. Dito masaya ang mga tao, lahat nagpa-participate. So, ang spirit of Belenismo ay nasa bawat Tarlakeno. Hindi sa Tarlac Heritage Foundation at mga nagsipagsali lang sa paligsahan, kundi po sa bawat Tarlakeno. Isinagawa noong Sabado ang final judging sa 36 na kalahok at sa darating na Sabado, paparangalan ang mga nagwagi.
Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.